Walang kahit sinong tao ang immune sa pag-ibig. Mapabata, matanda, mayaman, mahirap, malakas o mahina. Kapag kumatok na ang pag-ibig, sigurado ng panginginig ng tuhod at pagkabog ng dibdib ang sunod na mararanasan. Pero hindi lahat sa atin ay kayang gawin ang ginawa ng ating letter sender ngayong gabi para lamang mapalapit sa taong minamahal. Tunghayan natin ang kwento ni Jomer ng San Fernando City, La Union. Ano sa Galas, Pilipinas? Ano ba yun? Sino ba yung nanalo? Nanalo si Masayran. Basta panalo daw yung ano, yung Iran. Panalo daw kasi yung Iran eh. Uy, ano yun? Uy, Buljan ah. Uy, akin na lang to. Akin yan. Ano ba bakla ka naman? Uy, akin na yan. Di ba hindi naman sa inyo yan? Ano ba bakla ka naman? Akin na yan. Akin na yan. Hindi mo ibibigay. Akin na yan. Bilis na, akin na. Guro, gusto mong gayain to, no? Ah, bakla! Ah, bakla! 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 Anong tukso sa'yo ng ibang bata? Huwag na huwag kang mananakit. Ha? Kahit po ba, tukso nila sa akin ni bakla. Bakit anak? Totoo ba? Hindi po. Ayun naman pala eh. Kung hindi totoo, huwag mo silang pansinin. Opo. Dear Tita Charo, bata pa lang ako, napagkakamala na akong bading dahil malamya at mahinhindaw ang kilos ko. Pero alam ko sa sarili ko na babae ang trip ko at hindi ako interesado sa kapwa ko lalaki. Hindi pwede ha? Binata na ako, first year high school na po ako. Jomer. Nga naman, Mercy. Binata na yung anak mo! Ano? Kapag binata ba, hindi na natutuya ng pawis? Tumigil nga kayo mag-ama, ha? Nakain ka lang, ha? Sige na. Oh, anak! Tabakan mo. Ha? Gagalingan mo parati. Para hindi mo wala yung scholarship mo, ha? Ayan mo, anak. Proud na proud kami ng nanay mo sa'yo. Talaga ang baby ko! Ma, tama na po! Ma! Ay, bakit ba? Eh, baby kita! Ma! 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 Mercy! Eh, baka mami hindi makapag-start ng tuto. Ari ko! Mabasa na ha. Handa mo! Isa-isa lang. Huwag sabay-sabay. Ay, siyempre naman po pa. Pag nakakita po ako ng maganda at mabait, ipapakilala ko po sa inyo. Sige. Pa, aba, aba, ganon ha? Ligaw-ligaw, agad-agad, ha? Ay kita! Joke lang. Mabilisan mo! Mabilisan mo na! Mahuli na kayo! Mabagin mo! Classmate tayo! Ayos!
abot na mayang langit. Nakaw tingin, sumasabay sa hangin. Ganun pala ang pakiramdam ng love at first sight. Para siyang bubblegum na dumikit sa utak ko. Wala akong inisip buong araw na yon kung hindi siya at siya lang. Lalong matuto pa. Yun lang po. Maraming salamat. Uy! Oh, Nur! Dito ka rin pala pumasok. Buti na lang, may kakilala na ako. Iho! Po! Ikaw! Ako po si Jomerson B. Celeste. Kaya po ako nag-aaral dito kasi may scholarship ako. Pero kahit wala nun, mukhang mag-aaral pa rin ako dito. Kasi... kasi maganda dito. Thank you, Jomerson. Laki ako, no? Ay, sorry. Ikaw naman kasi, assuming. Ang lamya niya kasi kayo na sa introduction, eh. Akala ko tuloy bading. Lapitan mo na kasi. Di ka nga dito. Baka marinig ka. Akala ko nung elementary, bakla ka, eh. Pero... kung makatingin ka kay Jane ngayon, ha? Halatang iba yung tama mo sa kanya. Ano pa iniintay mo? Kailangan mo na mag-lunch. Hindi na. Huh? Eh, bakla ka nga yata talaga, eh. Jane, baka gusto mong sumabay sa akin sa lunch. Mukha kasing tahimik eh. Baka gusto mo nang makakausap. Sobrang nakakabigla kasi. Alam mo yung nagre-relax pa tayo. Eh, ikaw, nahirapan ka ba? Oo. Ah, sige, una na ako, ha? Ah, sige. Mali. Sige, bye. Sige, see you. Bye-bye. Masiya. Ngayon, kailangan mo talaga akong pasalamatan ng bongga. Kasi, ang dami kong nasagap na balita ni Jane. Wala pa siyang boyfriend. Talaga? Oo. Eh, anong type niya sa lalaki? May mag-asa ba ako? Ay, huwag ka muna ma-excite. Kaya wala siyang boyfriend. Kasi man-hater siya. Ha? Oo. Kasi ganito yan.
may boyfriend siya nung grade 6. Niloko siya nung boyfriend niya nung grade 6 siya. Tapos, pinagpala siya sa ibang babae. Naging allergic siya sa mga lalaki. Kaya yun, ngayon, mga babae at deki na lang yung mga nilalapitan niya. Eh, paasa ka naman eh. Kung allergic siya sa mga lalaki, eh, paano ko siya malalapitan? Eh, malay mo, sa next life niyo, hindi na siya man-hater. Eh, pag-asa ka na nun. Sa'yo? Diyan na siya sa'yo. Natatapos mo na. Buti naman. Ano ba yan? Uy, Nur! Uy! Muna na kami sa library, ah. Sige, ingat! Bye, bye, girl! Torpe naman nito, eh. But first sight ko talaga sa kanya, no? Sino to, kuya? Kuya, akin yan. Crush mo ba to? Oo, oh, bakit? Uy, may crush na si kuya! Bigay mo na. Uy! Hoy! Ano yung naririnig ko na yan na crush-crush, ha? Ito po, crush po ni kuya, yan. Oh. Dal-dal mo? Noko? Sino to, kuya? Si Jane, ma. Kaklase ko po. Maganda siya. Pero sabi ko sa'yo, ha? Aral muna, kuya. Eh, ma naman, kahit naman po ligawan ko siya, wala naman po siyang gusto sa'kin, eh. Ha? Imposible naman yata yun, ha? Imposible hindi kanya magugustuhan. Eh, ang gwapo-gwapo ng anak ko. Naku, anak. Malabo na lang ang mga mata nun kung di niya makita na maswerte siya sa'yo. Emma, ang problema hindi lang naman po sa akin siya ayaw eh. Ayaw niya po sa lahat ng lalaki. Eh kung ganun, ayaw niya sa mga lalaki, anak. Huwag ka na lang munang lumapit sa kanya. Respeto mo na lang muna yun. Pwede naman yun, anak eh. Tumingin ka na lang sa kanya sa malayong malayo. Ha? Sorry, hindi ko sinasadya. Lambot-lambot mo kasi! Lampa-lampa mo! Sorry, hindi ko lang sinasadya. Yan tuloy! Basahan na yung damit ko! Di naman niya sinasadya eh. Kung makapagsalita ka, laki-laki mong tao, arte-arte mo. Eh, di po nasan? Arte-arte. Ano ba yan? Kainis? Okay ka lang, girl. Kaya na, tara na. Girl? Sabi ko na kasi, quarter na. Inaabangan ko yun eh. Oh, diyan ka, diyan ka, diyan ka. Please. Jomer, naaalala mo ba yung pinsan mong si Romar? Opo. Alam mo ba, nakakatawa yung kwento nilang nung mapapangasawa niya. Oh, ano? Alam mo kung anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Nagpanggap siyang binabae para lang mapalapit dun sa babae. Dahil sa ginawang pagtatanggol sa akin ni Jane at sa kwento ng pinsan ko ang si Romar, isang idea ang pumasok sa isip ko para mapalapit kay Jane. Ano? Nagustuhan niyo ba? Pagod ang pagod ako pagkatapos namin mag-shopping. Never na ako sasama sa baklang yun. Nakaka-stress, grilon. Girl!
maging close friends tayo, ah. Ako nga pala si Jomer. Alam mo, dapat maging best friends tayo. Kasi magkasing ganda tayo, eh. Sigurado ka bang gagawin mo to, Jomer? Jane, una na ako, ha? Ah, sige, ingat ka. Bye! Bye, Jane! Girl! Thank you nga pala sa ginawa mo sa akin sa kantin, ha? Ano nga palang name song mo? Alam mo, one week na tayo magka-classmate. Hindi pa tayo masyado nakakapag-chikahan. Confirm ka palang, girl. Dati kasi hindi ako sure. Ako nga pala si Jane. Abot kamay ang langit, gayong ang taglay na girl, doon tayo umupo, oh. Doon. Para sight na sight natin ng mga boys. Sige, tara. Ano ba yan? Didenay-denay pa nung una. Bibigay rin pala. Hindi na tiis ni ate. Nagladlad din. Parang ngayon lang ako nakita ng Becky na gentleman. Ah. Kayo naman, oh. Ayoko lang kasi masisira ang mga beauty nyo. Sayang naman. Ay, hindi pala ako nakabili ng drinks. Bibili lang ako, ah. Sandali lang, ah. Nababaliw ka na ba? Ano pa ginagawa mo? Hindi ba sabi mo, babae at Becky lang nakakalapit kay Jane? Hindi naman ako pwede maging babae. Kaya Becky na lang. Tapos, kapag napaniwala mo siyang Becky ka, sa kakaamin na may gusto mo sa kanya, naririnig mo ba yung plano mo? Eh, hanggang doon pala yung naiisip ko eh. Basta ayusin ko naman to. Tsaka ito lang naman tanging paraan para makalapit ako sa kanya. So, okay lang sa'yo na yung mga tao sa school ang tingin sa'yo, Becky? Tandang-tanda ko ano, elementary. Galit na galit ka kapag sinasabihan kang bakla. Basta para kay Jane, okay lang. Eto na! Uy, girl! Trintas mo naman yung hair ko. Nakita ko kasi sa magazine, parang ang ganda. Ah? Eh, girl, tingnan mo naman, oh, ang iksi-iksi pa ng buhok ko. Kaya hindi ko matry. Hindi ako marunong. Sige na. Oh, kain, kain na. Tinuloy ko ang plano ko. Kung kabaliwan ngayon, ang sarap palang mabaliw. Lumipas ang mga araw at linggo.
Naging malapit kami ni Jane. Lagi na kaming magkasama. Pero lalo naman akong nahirapan sa nararamdaman ko sa kanya. Ng bayan yun. Oo. Bakit? Type mo? Hindi. Eh, ikaw? Slide. Eh, ikaw? Sino ba kasi yung crush mo? Wala. Wala pa. Bakit pa? Sayang lang ang oras ko. Lahat naman ng lalaki, manluloko. Alam mo, hindi naman lahat ng lalaki. Tulad ng ex-boyfriend mo eh. May ibang kapag mahal ka, kapag girlfriend ka na, hinding-hindi ka pa iiyakin. Sino? Alam mo, girl, sure ako na maraming mga boylet dito sa school na ganun ang feelings for you. Ikaw naman kasi, hindi mo binibigyan ng chance. Alam mo kung ako sa'yo, girl, hindi caring yung pagsusuklada mo. Ayaw mo may love? O may ma-inlove sa'yo? Kasi ako, gustong-gusto ko. Kilig tayo. Lapit na kuha ng card. Ay, oo nga, no? Ay, ikaw, sino bang kukuha ng card mo sa inyo? Mami mo? Siguro si Lola. Si Mami kasi nasa Canada. Doon siya nag-work. Miss ko na nga siya eh. Ay, naku, girl. Okay lang yan. Kung nasa Canada si Mother, antito naman si Sister. Eh, ikaw, sino kukuha ng card mo? Alam na ba sa inyo na bading ka? Ma, bilisan natin, ha? Bakit ba? Hindi, sige. Kasi po, kailangan na natin umuwi after nyo makuha yung card, ha? Eh, bakit ka ba nagmamadali? Kararating lang natin. Masakit po kasi yung tiyan ko eh. Ha? Masakit ang tiyan ko? Bakit? Ano ba yung nakain mo? Ma, masakit nga. Pero kailangan nyo kunin yung card. Okay? Sige. Okay lang ako. Sige. Dito ka lang? Opo, bilisan nyo. Jomer? Girl! Ano? Nakuha mo na ba yung card mo? Oo, nakuha na yung card ko. Si Lola kinukuha yung card ng kapatid ko. Sana mataas grades ko. Ay, nako. Sigurado na yun, no? Ako nga eh. Sana rin mataas yung grades ko. Sayang naman yung scholarship ko. Sir, pasensya na ho at nahuli kami, ha? Nako, ito nga ako, kailangan natin sige na. Makaalis talaga. Ay, sige po, maraming salamat po talaga. Ay. Oh, anak! Akala ko ba nagmamadali ka? Tara na nga po. Sige po, mauna na po kayo. Tara na po, tara na sige po. Sige, wala, kailangan ko kasama. Halika na. Sige na, ma. Bilis na, nagmamadali opo, ka. Susunod ako. Jane, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Bagay sa'yo yung tirintas mo. Ang ganda mo dyan. Salamat. Salamat po. Nasinat ka na pala kaninang umaga eh. Pumasok ka pa. Ayan, nauwi tuloy sa lagnat. Hindi mo naman ako kailangan alagaan eh. Kailangan.
Tara. Kain ka na. Ito ah. Medyo mainit. Parang sumama lalo yung pakiramdam ko. May ano lang. Higa na lang ako ulit. May ano lang ako kakain. Hindi pa naman ako gutom. Hindi pwede. Hindi ka na. Kailan mo maubos to? Maraming kapalpak ang pwedeng mangyari sa plano ko. Pwedeng bumagsak na ako sa pagbebeki ko. Pwedeng may magsabi kay Jane ng totoong ginagawa ko. Tingin mo, bagay ito sa akin? Lahat naman bagay sa iyo eh. Tayo. Fabulous. Bagay ba sa akin to? Kung lalaki ba ako, magugustuhan mo ako. Sige na nga, mag-tip tayo, bilis! Hindi ko naisip na may mas malaking kapalpakan pa palang mangyayari dahil sa kaduwagan ko. Yung pala ako. So, anong pakiramdam na nagsuot ka ng damit ng babae? Malamang girl, masaya. Alam mo, natupad yung isa sa mga wish ko. Yung makasuot ng pambabae. Para akong nanalo sa Miss Universe. Tingnan mo naman. Di ba ang ganda-ganda? Alam mo, sana makapagganito ako araw-araw. Kaso pagtatawanan ako at saka lagot ako sa mga parents ko. Eh, buti pala ha, naisip akong gawin yan. Oh. Huwag mong kalimutan na natupad ko ang wish mo, ha? Alam mo, kung ako lang masusunod, gusto ko lagi kang ganyan. Buti na lang hindi ka tunay na lalaki. Kasi sobrang saya ko na naging friend kita. Actually, ikaw na nga tinuturing kong best friend, eh. Kasi lagi ka nandiyan para sa akin. At alam kong ikaw yung tao na kahit kailan hindi ako lolokohin. I love you. Bless. Kayo mang taglay ng awit, abot kamay ang langit. I love you too, Jay. Abot kamay. Na kaya, Nor. Pinasuot niya ako ng damit pang babae. Ano susunod na gagawin niya? Papasuot niya yun sa akin dito sa school? Sabihin mo na kasi sa kanya yung totoo. Pero tinawag niya akong bes eh. At sinabi niya sa akin na ako lang yung taong sa tingin niya hindi magsisinungaling sa kanya.
ginawa ko yun. Baka, baka magalit siya sa akin. Ay, kung ako yun, magagalit talaga ako. Tsaka baka masira yung pagkakaibigan namin. Sigurado na yun. Ba't mo ba ginawa tong kalokohan na to? Di ba, para magkaroon ng pag-asa kay Jane? Tingin mo ba magkakaroon ka ng pag-asa maging boyfriend niya? Kung ang tingin niya sa'yo, best friend na Becky? Simula pa lang, sinabihan na kita. Tigilan mo na. Ngayon, sabihin mo na sa kanila yung totoo. Baka mapatawad ka pa. Pero di ko pa rin nasabi kay Jane ang totoo. Kapag naiisip ko kasing magagalit siya at lalayo na sa akin, parang hindi ko kaya. Kaya dumaan ang first year, ang summer vacation, nagpaka-Becky pa rin ako para sa kanya. Makita natin, oh. Susulatan kita. Promise. Jay! Basta? Jomer, si Oliver. Pinsan ko. Ah, ikaw si Jomer. Madalas ka sa akin na kwento ni Janie. Ah, pinsan? Ah, ba't di ko knows dati pa? Ngayon lang kasi kami naging close. Sige, pasok na kami ah. Hmm? Sige, dot. Unang kita ko pa lang kay Oliver, wala na akong tiwala sa kanya. Isang taon kaming nagpatuloy maging close ni Jane kahit magkaiba kami ng section. Isang taon rin ulit akong naduwag na magsabi sa kanya ng totoo. Pagdating ng third year, naging classmates ulit kami. Pabigyan naman kay Jane, oh. Oh, sige. Dadaan din naman akong live, eh. Thank you, Besa. Pare, hindi mo makatingin sa'yo. Wala yan. Pag nanaksa sa inyo. Wala nga. Wala nga. Let's move. Sorry. Sorry. Bakit mo siya pinakilalang pinsan? Eh, babe mo pala siya. Ayaw ko kasi naisipin mo na nag-iinarte lang ako sa pagiging man-hater ko. Yun lang ang dahilan. Nagsinungaling ka na sa akin. Wala akong pakialam sa kanila. Sabihin mo sa akin kung bakit. Dahil baka nga magselos ka. Baka kasi isipin mo na dahil sa kanya, mahahati ang oras ko sa'yo. Baka dahil sa kanya, mag-away pa tayo. Baka mawala ka pa sa akin. Pero ayoko magsinungaling sa'yo, Jomer. Alam ko, bali. Sorry. Ang bait-bait mo sa akin. Dapat hindi ako nagsinungaling sa'yo. Ikaw ang best ko. Huwag ka na magalit sa akin. Sige na. Best naman. Huwag ka na magalit. Kailan ba? Nasa
second year tayo. Mag-MU kami. Bago magpasukan, sinagot ko na siya. Wala akong karapatan magalit sa kanya. Kasi nagsinungaling din naman ako sa kanya eh. Tagal ko naman na kasi sinabi sa'yo eh. Tigilan mo na. Matagal mo siyang kinonvince na huwag maging man-hater. Pero si Oliver lang naman yung nakinabang dun eh. Hindi naman ikaw. Nor, masakit pala. Ang sakit-sakit pala. Paano yan? Sabihin mo na ba sa kanya yung totoo? Magpapanggap ka pa rin, Becky? Bakit? Wala akong tiwala dyan sa Oliver na yan eh. Feeling ko sasaktan lang yan si Jen eh. Paano ko mababantayan si Jane kung galit siya sa akin? Romer, 3 years ka na nagpapanggap na bakla dito sa school. Tingin ng lahat sa'yo, Becky ka. May lang ba talaga sa'yo yun? Hindi mo ba? Okay lang na pinagtatawanan ako ng mga kaklase natin lalaki? Tingin mo ba? Hindi ko na may miss yung pag-uusapan namin na mga comics at drawings at hindi mga makeup at damit? At sa tingin mo ba? Kahit sinong tao gugustuhin na nandito sa posisyon ko ngayon. Pero para kay Jane, kailangan ko siyang protektahan. Ayokong paiyakin lang siya ni Oliver. In love ka na talaga sa kanya, no? Alagaan mo si Jane. Pag sinaktan mo siya, kakalbuhin kita. Daan-daan lang, bes. Baka natatomboy ka na eh. Lumalabas lang talaga ang galit ko pagdating sa bes ko. So, okay na tayo? Hindi ka nagalit sa akin. Hindi naman kita matitiis eh. Kamagalala. Di ako paiyakin itong si Oliver. At ikaw naman, babe. Dapat magpasalamat ka kay Jomer. Dahil kundi dahil sa kanya, kundi niya ako kinonvince na wag magsungit sa boys, baka di pa kita nasagot. Oo naman. Okay naman kami nito ni Bess eh. Diba? Tinanggap ko nang hanggang mag-best friend na lang kami ni Jane. Kaya pinilit kong maging masaya para sa kanila ni Oliver. Ang importante na lang sa akin ay masiguradong maging masaya lagi ang best ko. Sisaya pa naman. Daming boys. Oo nga eh. Basta, pakicheck naman si Oliver oh. Kino ko pa kasi hindi siya makontak eh. O sige, ako nang bahala. Pupunta na ako sa cottage niya. Detext na lang kita.
Okay? Bye, bes. Bye! Palangiya ka! Ha? Di ba sinabi ko sa'yo? Teka, ano ba? Tama na, sinabi ko sa'yo na huwag mong sasakta si Jane? Mamaya makita pa tayo ng mga teachers dito. Ano ba? Bakit? Uy, bakit bakla? Anong gagawin mo? Gusto mo kay Jane? Sino sa tingin mo sa ating paniniwalaan niya, ha? Sino? Sino? Ano mo naman yung sagot, eh? Jane, I'm sorry. Umalis ka na. Sabihin sa kanya, di ba sinabi ko sa iyon? Di ba? Kasmo ako, no? Ha? Ha? Kasmo ako, no? Ha? Parang gusto mo kagkakawin. Gusto mo kagkakawin kay Jane. Kaya mo kami kaniwalay. Walang iya, ha? Bitaw mo! Ang kulit mo kami sa'yo, ha? Ha? Ako ko kali! Pagpahayan eh! Nag-iisip mo! Ha? Ha? Gago ko kali! Alam mo? Kung ako naging bakla, hindi kita magugustuhan! Ha? Kaya ako sinabi kay Jane, ang totoo, dahil mahal ko siya at ayoko siya nasasaktan! Ano sinabi mo? Jane! Hindi ako ba? Unang hindi ako pala sa tatamaan ako eh. Alam ako na nagalit sa mga lalaki kaya nagpanggap ako. Maniwala. Maniwala ka. Wala naman ako mas pang-intensyon eh. Jane. Jane, please. Jane. Jane, nagawa ko na naman yun na makita. Jane, please. Jane! Galit na galit ka kay Oliver! Pareho lang kayo! Pareho kayo dalawa, mga manluloko! Jane! Nagpapanggap yung bakla para makachance siguro kay Jane. Nakakadiri. Manyak. Uy, Jomer. Nakaiscore ka ba kay Jane? Kwento-kwento naman dyan, oh. Teach you the basic ballroom steps. So please find your partners. Get your partner. May partner ka na ba? Oo, sorry ah, may partner na ako. All right, Jane. Remember the steps I mentioned the last time I taught you. Be ready. Here we go. On my count. And one. Two. Three. Four. Maraming beses ko nang gustong sabihin sa'yo ang totoo, Jane. Pero naduwag ako. Pero nung huli,
nung nalaman ko ng tungkol sa inyo ni Oliver, napanggap pa rin ako dahil gusto kong mabantayan kita. Gusto kong masigurado na hindi ka papayakin ni Oliver. Pero ikaw ang nagpaiyak sa akin, Jomar. Jane, alam kong wala akong masasabi para bawihin ko lahat ng ginawa ko. Pero kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, babawi naman ako eh. Hindi na dahil may motibo ako. Hindi dahil totoong mahal kita. At kaibigan kita. Hindi mo kasi naintindihan eh. Nagalit ako sa'yo. Dahil nagsinungaling ka sa akin, oo. Pero nagalit din ako kasi. Sayang eh. Kaya sinagot ko si Oliver. Dahil may feelings ako para sa'yo. Ang bait mo kasi sa'kin eh. Grabe mo kong alagaan. Grabe mong iparamdam sa'kin kung gaano ako ka-special sa'yo. Tuwing tinititigan kita, nakakalimutan ko na yung best friend kong Becky. Pero natakot ako na baka mabaliwala lang yung mga nararamdaman ko. Kaya, in-entertain ko na si Oliver. Hindi ko naman alam na kaya pala ganun. Kasi sinasabi na pala ng puso ko sa akin na nalalaki ka. Hindi kung ganun, bakit sayang? Kung talaga namang mahal mo ako, wala na ba talagang chance para mapatawad mo ako? Kinukuha na ako ni Mama sa Canada, Jomar. Tatapusin ko na lang yung school year. Aalis na ako. Sana pala hindi na ako naduwag noon. Sana pala nung una pa lang, sinabi ko na yung totoong ako. E di sana ngayon, nagkaroon pa tayo ng time na magkasama. Sana napakita ko yung totoong ako. Yung totoong feelings ko. Naging mag-best friends naman tayo, di ba? Okay na din yun. Kung ganala, papabaunan kita ng mga masasayang alaala sa Canada. Sa anim na buwang natitira ni Jane sa La Union, halos di kami mapaghiwalay. Sinulit nga namin ang lahat ng panahong nawala sa amin at lahat ng panahong mawawala na. Ano ba yan? Pa-flowers-flowers pa? Bakla naman? Ano yun? Ay, true bakla. Light bloomer lang yan, Teno. Ay, puring kayo dyan, sister! Hi now, girls! Gora na tayo! Kapon, meron na naman. Siyempre. Bakit binalik mo sa akin yung letter ko? Sinabi mo dyan na pinagsisisihan mo na naging man-hater ka. Na di mo agad nasabi sa akin yung mga feelings mo. Huwag mo na isipin yun. Huwag na natin isipin yung mga naging mali natin.
Kasi alam mo, itong huling 6 months na magkasama tayo, sobrang saya ko. Kaya yun na lang yung dalit mong memories natin sa Canada. Kaya ba ayaw mo akong puntahan bukas bago ako umalis? Mas gusto ko yung last memory natin dalawang magkasama. Ganito. Hindi yung paalis ka. 4 p.m. pa bukas ang flight ko. Pero nagbago man o hindi, gusto kong malaman mo na sobrang saya ko na nakilala kita, Jomo. At kahit kailan, hindi kita malilimutan, Bes. Magkalala. Ikaw lang yung babae. Pagpapanggap ako kong Becky. Ako yun. Ganun ka special sa akin. Dadating pa bang kaibigan mo? Baka malate na tayo. Halika na. Pabayaan mo na lang siya. Jane! Halika na. Sulyap ko kay Jane ay ang araw ng pag-alis niya kasi mas pinili kong maiwan sa akin ang masasaya naming mga alaala. Kung hindi sana ako nagpanggap at naluwag noon, baka sakaling nagkatuluyan pa kami sa huli. Pero hindi man naging happy ending ang kwento namin, wala naman akong pinagsisisihan dahil nakilala ko pa rin ang isang tulad ni Jane. Nagmamahal, Jomer. Lahat tayo ay pwedeng tamaan ng pag-ibig, pero hindi lahat tayo ay kayang mapausbong at mapalago ito upang maging totoong pagmamahalan sa pagitan natin at ng taong ating mahal. Takot kasi tayong mapahiya at masaktan. May mga pag-iibigan nga naman kasing nauuwi sa kalungkutan, pero mayroon ring nagtatagal at nagpapatunay sa atin na minsan, tama lang na tayo ay sumugal. Sa tamang tao at tamang pagkakataon, huwag tayong mag-aksaya ng panahon. Maging matapang tayo at buksan ang ating mga puso. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, mga kapamilya.